welcome back dito sa channel natin. So magbibigay tayo ng update tungkol dito sa Laguna Lakeshore Expressway Project. Dito mga nakarang buwan ay sinabi ng DPWH na sisimulan na ang detailed engineering design para sa Laguna Lakeshore Road Network. Ang proyektong ito ay isang bagong expressway na may haba na 37.60 kilometers. Dadaan ito sa eastern side ng Laguna Lake mula sa Lower Bicutan sa Taguig City hanggang sa Calamba City, Laguna. Ang phase 1 ng proyektong ito ay magtatayo ng 37 kilometers na mainline road, 6.1 kilometers na local connecting roads, at 7.3 kilometers na mga slip roads at mga interchange. Walong mga interchange ang itatayo sa iba't ibang mga lugar. Isa sa Sucat, Alabang, Tunasan, pati na sa San Pedro, Laguna, Biñan City, Laguna, Santa Rosa, Cabuyao, at sa Calamba, Laguna. 11.80 kilometers ang viaduct na itatayo mula Lower Bicutan hanggang sa Muntinlupa at 25.80 kilometers naman na kombinasyon ng onshore viaduct at embankment ang itatayo mula Muntinlupa hanggang sa Calamba City, Laguna. Ang detalyadong engineering design para sa proyektong ito ay gagawin ng mga Japanese experts at engineers sa loob ng 15 months. Ayon pa sa DPWH ay nagsisimula na sila ng kanilang activity review para sa inaasahang pagsisimula ng construction ng Laguna Lakeshore Expressway o Laguna Lakeshore Road Network. Ang proyektong ito ay papunduhan ng isang loan agreement mula sa Asian Development Bank Infrastructure Preparation and Innovation Facility. Ang proyektong ito na malapit nang simulan ay isang high standard highway na magiging panibagong alternative road na makakatulong upang mabawasan ang bigat ng daloy ng trapiko at mapabilis ang travel time ng mga motorista na pupunta sa southern part ng Metro Manila. Anong masasabi mo sa pinakabagong highway project na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.